Guys, so, this is me again. Po tayo dito. Dito muna po tayo. Sa aking bubungan. Dito muna ako mag-vlog ngayon. Okay. Diba? Ang saya. Oh, so, kumahangin po. Pakita ko lang po sa inyo ang view. Yan. Ang ganda. Napakarami pong saranggola. Yan. Papalipad. Dito po. Maganda dito. Meron pa po dito. Ayan, pwede kang umakyat pa dito. Dito sa pinakataas pa. Ayan. Ayan yung sinasabi kong bubungan ng ibon na namin. So, nakakailax po dito sa bubong. Mainit, mainit lang maaraw. Pasensya na po ata. Ayun po, pag-uusapan natin ay paano makaka-move on part 3. Ito po. Ito po yung dapat na lugar ng ano, broken na talagang nasaktan. Ito, itong place na ganyan. Yung ano, bumungan, yung mahawak, yung malawak, mahangin sa buong lugar. Masarap po dito magano, maglabas ng sama ng loob saka sumigaw. At dito masarap i-let go ang taong ayaw naman sa atin. Taong mga manluloko dito. Dito sa maaraw, malawak na tanawin po dito. Dapat ganito po ang lugar na pag-umubon. Magpahangin, magpalamig ka dito. Ito. At saka isipin mo ang Diyos, malangin ka na makahanap ka ng taong papasaya sa'yo ng tunay na hindi ka naiiwan at habang buhay. Mahanap mo rin yan. Basta ihiling mo lang sa Diyos. Kasi siguro yung una mong past relationships kaya hindi nagtagal kasi minadali mo. It's your choice. Hindi choice ng Diyos, choice mo sarili. Kumbaga parang minamadali mo lang, gusto mo lang magka-jowa, mapil lang, pero ngayon, yan tuloy, nagkamali ka sa desisyon. Yung pinili mo, hindi naman pala seryoso sa iyo. 'Di ba? Kaya mas maganda dun ka sa gusto ng Diyos para masarap sa pakiramdam. Magtatagal talaga ang relasyon ninyo. Ganun lang. Basta lagi lang ano, pag wala ka pang jowa, huwag ka magmadali na porket maganda is ano, jojowain mo na agad, gusto mo na, mahal agad kahit hindi mo pakilala mismo. Hindi porket sexy ang maganda ang hubog ng katawan ng babae, sexy manamit tapos maganda ang muka, hindi porket ganun eh matino na. Mas maganda pa rin makasigurado tayo na matino talaga yung babae. Kasi minsan pag sobrang ganda ng babae, pa-sexy man namin, eh maraming mga bastos daan, alam niyo na mga bastos, mga ano, tirador. Ba, maraming kumbaga lapitin ng tukso, kumbaga maraming admirers. Hindi delikado. Delikado ka. Delikado yung pagganyan yung jowa mo. Kaya habang mas maaga eh agapan na natin. Dapat pili kayo sa MCGI. Marami pong ano doon. Simple manamit, sinusunod ang nasa Biblia. Ang babae, magayak ng maining damit. Hindi pa sexy, hindi labas ang puso, hindi labas ang kung ano-ano na hindi dapat makita ng isang tao. Hindi ba, kumbaga, hindi bastusin. Karespeto ang babae sa amin. Kaya dapat manamit ang babae, ukol sa mahinhing damit. Hindi kailangan ng pa-sexy. Kumbaga, taklob na taklob lahat. Kahit yung mga singit mo, taklob yan. Ganun. Yung damit, mahaba. Bayaan mo kung ano sabihin ng mga tao sa'yo. Basta, mukha ka daw low siyang. Hindi. Yan ang nakakaganda sa babae. Kaya mag-move on ka na. Kung gusto mo mag-aral ka na ng salita ng Diyos, magtungkulin ka, Brad. Kung talagang ano, gusto mong malibang, ayun muna pagkaabalahan natin, magpaka-busy tayo doon. Salita ng Diyos, dahil hindi naman pwedeng walang magkagusto sa atin, 'di ba? Mayroon 'yan. Basta sa gusto lang ng Diyos, sa tamang panahon, tamang timing, ganun. Hindi kasi minamadali ang relasyon. Hindi yan laro-laro lang na parang ano, gusto mo lang, ganyan. Hindi nilalaro ang puso.
Hindi laro ang pag-ibig, mga kapatid. Kaya dapat tayong makinig sa ating mga mangaral kung ano dapat natin gagawin. Ha? Lagi tayong stay safe lagi at ingat po tayo. And alam niyo na, lagi lang kayong ngumiti. Diba? Nakakagwapo yun, nakakaganda ng mood. Yung ngingiti ka kahit may problema ka, kahit may maraming tuks, ano, pa, pagsubok, tinatawanan lang natin. Diba? Masaya eh. Kasi yun yung gusto ko sa isang babae. You know? Masayahin, hindi madali magselos. Kasi ayoko naman ng seloso, no? Selosa. Kaibigan ko lang, pinagseloso. Saglit lang nag-usap, galit na. Hindi ganun. Ganun yung makakarelasyon ng mga lalaking babaero. Ganun. Kasi walang pinipili. Kahit puk-puk, bayaran, bayaran. Gusto pa rin. Basta lang, basta may babae sila. Pangit. Ang pangit na baho ng hininga nun, amoy alak yun. Kasi alam nyo na yung mga bayaran kung ano anong pinagagawa sa sarili. Nagpapagamit. Masama yan. Kaya mas maigi ng yung may Diyos na babae maka-Diyos. Mas mahal ang Diyos una sa lahat kaysa sa ibang mga bagay. Ayun, yun yung mahalagang ibigin natin. Wife material yun. Yun yung mahalaga. Pangmatagalan yun. Kaya maghintay lang tayo and hopefully, loobin, magkaroon tayo ng magmamahal sa atin, masayang pamilya. Sa awa ng Diyos, tulong ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya huwag tayo magmamadali sa pakikipagrelasyon. Porket maganda, nakakita ka lang. Love at first sight na agad, mahal mo agad. Hindi ganyan ng proseso. Kailangan, kilalanin mo muna kahit sobrang ganda. Kaibiganin mo muna. Masama naman yun na sobrang bilis na hindi mo pa nga masyadong kilalang lubos eh. Mahal mo agad, di ba? Hindi ganyan ang proseso ng love talaga. Kailangan natin ng tamang tiyempo. Pag hindi natin kilala, kilalanin natin, kaibiganin natin. Ganyan. Kundi naman kapatid, eh, gusto mo, yayain mo. Pag niyaya mo, naging kapatid. Oh, alalayan mo lang, huwag mo munang jojowain kasi baka matisod. Bago pa lang eh. Ganun lang, kaya alalayan natin bagong kapatid. Ganun lang yung proseso ng pag-move on. Pag ayaw sa'yo ng tao, huwag mong pipilitin. Huwag kang pipilit sarili mo na gustuhin ka. Eh, paano kung iba yung gusto? Eh, okay lang, tanggapin mo kahit masakit. Tanggapin mo na lang talaga. Kailangan natin tanggapin eh. Eh, iba yung gusto niya. Hindi, wala tayong magagawa. Yun yung choice ng babae na hindi ka gusto. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Kasi kahit ano mat mangyari, mayroong magkakagusto sa'yo na mamahalin ka. Kaya lang, yung crush mo man o nagustuhan mo, minalas ka, hindi ikaw ang gusto. Ganun lang yun. May ganyan talaga sa pag-ibig. May namalas. Meron naman, swerte. Ganun. May ganyan talaga. Kailangan mo lang talaga maghintay at magtiis. Kasi hindi naman, ang mga lalaki, hindi nabubuhay dahil lang sa babae. Pwede naman tayong mabuhay ng walang babae. Kaya natin yun. Basta may Diyos tayo, di ba? Si Brad Ely, walang asawa. Kasi may Diyos lang. Pinaglingkod lang niya ang kanyang buhay sa Diyos. Ganun yun. Kasi may ibang mga lalaki, ang hihina eh. Parang di mga lalaki. Iniwan lang ng misis, nagpakamatay, sa harap ng anak. Sama yun. Kaliit-liit pa ng anak, kawawa. Nagpakamatay, nagbigti yung tatay sa harap ng anak. Iniwan lang yun ng misis niya. Ano ba naman yan? Walang kwenta kang tatay. Dapat, ikaw na lang ang tumayong bilang ina at ama. Kasi yung nanay, walang kwenta eh. Dapat ikaw yung ano, good example sa anak. Kasi ikaw ang nagpalaki. Yung maliit pa, magbibigti ka sa harap ng bata. Kawawa yung bata eh. Iba naman yung klaseng tatay na ganyan. Wala kang ano, wala kang delikadesa eh. Wala kang pagmamahal sa anak. Napakamatay ka sa maliit mong anak na wala pang muwang, wala pang kaalam-alam. Papakamatay ka sa harap nun, may tali sa harap nun ka nagbigti. Hirap nun, di ko kaya-kayanin yun kung ako yung bata. Ay nako, yung talagang buhay, talagang nakakaminsan, nakaka-disappoint yung ibang mga tao. Ba't nila ginawa yun? Sarili pa nilang anak. Pero hintay lang tayo ng tamang panahon guys. And, lagi tayong mag-iingat.
kung saan man tayo naroon, maglalabas kung wala namang importante pupuntahan. Ganun lang po, pag gusto mo mag-move on, punta ka lang sa bubungan nyo. Sigaw mo yung mga saloobin mong sama ng loob para maging okay ka din, kasi pag nilabas mo yung sama ng loob, nakakabuti yun. Kaya ganun. Kaya ingat tayo guys, and ano, nag-vlog lang ako dito, wala lang, trip lang sa bubungan, no? Ito po, tayo ulit ako. Yan, ganda po ng view guys. Ayan. Ayan. Subscribe kayo at support lang kayo sa akin channel, and kahit walang manood, bahala kayo, hindi ko kayo pipilitin. Basta ang gusto ko lang ay makapag-share ng aking saloobin na makakatulong sa inyo. Yan lang po guys, and natanawa po tayo. And dito muna tayo sa ubong, oh. Napakagandang view. Oh, diba? Sana nakita niyo malinaw 'yan. Ito pa, oh. May bundok do. And natanawa po tayo lagi, and lagi tayong mag-iingat. Yun na. May Diyos na gagabay sa atin. Huwag tayong magpakamatay dahil lang niloko ka ng babae. Huwag. May Diyos tayo, gagabayan kanya. Kasi sobrang kawawa mo eh, kahit sa ano eh, kabilang buhay kawawa ka pag nagpakamatay ka, kasi ang Diyos ang dapat na kumikitil ng buhay, ang bumabawi ng buhay natin. Hindi tayo mismo ang babawi nito sa sarili natin. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. Sa Diyos tayo nabubuhay, mga kapatid. Kaya ingat tayo sa ating mga gawa. Kung nasaktan man tayo, magiging okay din ka tayo. Loobin ng Panginoon. May awa ang Diyos, magiging okay din. At mahanap din natin ang ating true love at the one para sa atin talaga. Maghintay lang kasi tayo. Huwag nating mamadaliin kung wala tayong jowa, ha? Yun po ang advice ko. And lagi mag-iingat. Ulit-ulit na ako. Salamat po mga kapatid sa pakikinig. Kapag saya ng oras, napahaba ako. Ayun lang po guys. And subscribe kayo for more. Maraming salamat po sa Diyos.